Magandang gabi. Narito na naman tayo sa isang segment sa aking channel na kung saan ay matutunghayan ninyo ang iba't ibang nakakatakot na istorya dito sa Pilipinas. Abangan ang ating istorya. Ang istoryang tampok sa gabing ito ay ang jeepney warning stories. Ililink ko sa description sa baba ang pinanggalingan ng source na ito. Matakot at masindak sa kwentong ito. Ang jeepney ay isa sa pinakapopular na ginagamit na pampublikong transportasyon dito sa Pilipinas. Ang orihinal na disenyo nito ay galing sa mga military jeeps na ginagamit ng mga Amerikano noong panahon ng World War II. Magaan at masarap sakyan ito. Di kalaunan ay dinevelop ng ating mga kababayan ang jeepney. Pinahaba at nilagyan ng iba't ibang disenyo. Minsan ay ginagamit din itong service kung hindi ito ginagamit na pampasada. Madami na rin na iulat ng mga krimen na sangkot ang mga jeep. Ang iba ay talagang kagimbal-gimbal at katakot-takot. Ang tampok na istorya sa gabing ito ay ang krimeng naganap sa isang jeepney. Ang istorya ay ginabina ng uwi si Ana. Isa siyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines. Sumakay siya ng jeepney pauwi ng bahay. Apat lamang sila sa loob ng jeep. Una ay ang driver. Ikalawa si Ana. Ang pangatlo ay ang matandang lalaki. At ang isa naman ay tila isang nursing student. Matapos magbayad ni Ana ng kanyang pamasahi sa jeepney driver, siya ay naupo sa may dulong bahagi nito, bandang kaliwa malapit sa babaan. Yung matandang lalaki naman ay nasa bandang kaliwa sa likuran ng driver. At yung nursing student ay nakasandal sa matandang lalaki. Nakalaglag ang buhok nito sa muka o tila nakatatabunan ng buhok ang muka. Marahil tulog ito. Umandar na ang jeep at matapos ng 5 minuto
may sumakay na matandang babae. Umupo siya sa harap ng matandang lalaki at nung nursing student. Habang umaandar ang jeep, wala pang 10 minuto ay pumapara na ang matandang babae. Nang tumigil ang jeep, ang matandang babae ay pababa na. Pinilit niya na bumaba din si Ana. Ang sabi ng matandang babae, "Baba!" Tuloy-tuloy ang pagsigaw nito at tila galit. Sumagot si Ana, "Bakit po?" Sabi naman ng matandang babae, "Basta baba." Hinatak na ng matandang babae ang damit ni Ana pababa. Habang sinasabing, "Sabing babae." Dahil sa takot, ay bumaba si Ana. Pag-andar ng jeep papalayo, ay tinanong ni Ana ang matandang babae. "Bakit po ba?" Sumagot ang matandang babae. "Hindi mo ba napansin?" Sabi naman ni Ana, "Alin po?" Sagot ng matandang babae, "Nangingitim yung kuko ng babae." Tila hindi ito agad na dinig ni Ana at tinanong pa niya, "Ano pong ibig sabihin nun?" Sumagot ang matandang babae, "Patay na yung babae. Sinaksak ng ice pick nun lalaki." Kapag daw ice pick ang ginamit na panaksak ay di daw lumalabas ang dugo dahil maliit lang ang ice pick. Sa loob daw namumuo ang dugo at nagkakaroon ng blood clot. Hindi pa din tumatanim sa isipan ni Ana yung sinabi ng babae hanggang sa napanood niya ang balita. Napakaswerte ni Ana at may malasakit ang matandang babae sa kanya. Dahil pwede naman siya nitong iwan at hindi isama pababa. Siguro nga ay hindi pa oras ni Ana. Ang kawawang nursing student ay pinatay ng matandang lalaki. Hindi din malinaw kung ano ba ang totoong istorya sa likod nito. Dahil ayon sa balita, hindi naman daw hinold up yung nursing student. Kaya hindi nila alam kung bakit ito pinatay. Mga katropa, lagi kayong mag-ingat sa pagkukommute ninyo araw-araw. Lagi kayong maging mapagmat tiyag sa paligid at laging mag-ingat. Ang ikalawang kwento ay halos pareho ng kwentong ito.
dalawang magkaibigan ang sumakay ng jeep sa may bandang Ortigas patungong CEU upang sunduin ang kanilang isa pang kaibigan. Pagsakay nila ng jeep ay kakaunti lamang ang sakay nito. Isang matandang babae, magjowang magkayakapan, isang driver, at siyempre ang dalawang magkaibigan na sumakay. Ang dalawang magkaibigan ay umupo sa bandang likuran malapit sa babaan. Napansin nila na yung magjowa ay dikit sa isa't isa. Nakasandal si ate kay kuya na parang natutulog. Tapos si kuya naman ay nakayakap kay ate. Yung matandang babae naman ay nasa bandang gitna. Nang magbabayad na ng pamasahe ang dalawang magkaibigan, iniabot nila ang kanilang bayad doon sa lalaki. Hindi sila pinapansin nito. Tinulungan sila ng matandang babae at iniabot ang pamasahe nila sa driver ng jeep. Ang sukli naman ay iniabot pa din ng matandang babae pabalik sa kanila. Napansin nilang palingalinga ng tingin ang driver ng jeep at masama ang tingin nito sa kanila sa rearview mirror. Nadagdagan pa ang takot at kilabot nila nang sinabi ng matandang babae na bumaba na sila. Dahil sa gulat at takot, dali-dali nilang pinara ang jeep. Tumigil naman ang jeep at sabay-sabay silang bumaba ng matandang babae. Naiwan ang driver ng jeep at ang dalawang magjowang magkayakapan. Nang makalayo na ang jeepney sa kanila, ikinuwento ng matandang babae ang pangyayari. Hindi nyo ba nakita yung babae na may kayakap? Ang babae ay patay na. Nakasaksak ang ice pick sa kanya. Kaya hindi din makapag-abot ng pamasahe o ng bayad ninyo yung lalaki. Kaya pala napansin din ng dalawang magkaibigan na medyo nangingitim na ang bandang leeg nung babae. Kaya din daw masama ang tingin ng driver ay baka may binabalak o pinababalalaan sila nito. Nakakatakot isipin na nangyayari ang mga tulad na insidenteng ito sa normal na sinasakyan ng mga tao.
lagi lamang tayong mag-ingat, mga tropa. Huwag niyong kalimutan palang i-like, share, comment, at mag-subscribe sa channel ko, Mikaelis. Tuloy-tuloy lang tayo, mga tropa. Abangan pa ang mga susunod na video na katulad nito.